Announcement bago tayo magsimula. Bukas ng 8 PM sa live stream sa Facebook, announcement ng winners ng book raffle natin. Para sa mga hindi pa nakakasali, ito ang requirement. Makinig maigi kasi kapag mali ang comment, hindi masasama sa raffle. Mag-comment ng exclamation point, notify. Pwedeng tignan sa screen. Kapag mali ang comment, hindi maisasama. Ulitin ko, exclamation point, notify. I-comment sa live stream natin sa Facebook page. Yun lamang. Kita-kits bukas ng 8 PM at advance congratulations sa lahat ng mananalo. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Cheryl. Taong 1986, Iloilo. Bagong lisensyadong nurse si Cheryl at ang kaibigan niya na si Marisa. Wala pang regular na trabaho. Kaya kahit sa ang ospital na naghahanap ng mga trainee, pinapasok niya maging sa iba't ibang medical mission na ginagawa sa bayan. Voluntaryo siyang sumasali para magbigay ng libreng serbisyo at mahasa ang sarili. Cheryl, may gagawing medical mission sa Isla Puting Bato. Gusto mo bang sumama? Medyo malayo pero alam mo yun, para maiba naman. Makakagala din tayo sa lugar. 3 araw lang naman yun, Cheryl. Wika ni Marisa. Sige, sama ako dyan. Kailan ba? Sino naman yung tutuloyan natin dun? Baka mahirapan tayo, ah. Tanong ni Cheryl. Huwag kang mag-alala, may nabiling bahay dun yung ate ko eh. Taga dun kasi yung pamilya ng napangasawa niya. Hindi pa tapos pero pwede nang matuloyan. Ayaw din kasi ni ate na lumipat dun eh. Ayaw niya sa isla, malayo daw sa Kabiasnan. Kaya pwede nating matuloyan yun pansamantala. Huwag kang mag-alala sa gagastosin, may sponsor naman na sumalo eh. Basta maayos lang daw yung serbisyo. Napatango si Cheryl sa sinabi ng kaibigan. Alam niyang pipilitin siya nitong sumama kahit ano pang rason. Tinapos niya muna ang mga nakailerang gawain bago maghanda ng mga gagamitin. Nagpaalam na din siya sa mga magulang isang araw bago ang pagbiyahe. Nung una ay nahirapan siyang kumbinsi ng ama dahil medyo malayo ang lugar na pupuntahan. Ayon pa sa ama, hindi ligtas na dumayo sa lugar dahil maraming haka-haka na ang Isla Puting Bato, pinamumugaran ng mga engkanto. Marami din nagsasabi na iilang misyonaryo ang pumunta sa lugar at hindi na nakakabalik. Kung meron man, halos lahat ng mga ito ay nagkakaroon ng problema sa isipan. Anak, alam ko naman na meron kang sinumpaang serbisyo sa propesyon mo. Eh ang sa akin lang, pwede naman sanang pumili ng angkop na lugar para sa'yo. O Cheryl, ikaw lang ang yaman namin ng nanay mo. Kaya hanggat makakaya naming protektahan ka, gagawin namin. At saka anak, sino-sino ba ang sasama sa lakad niyo? Wika ng kanyang tatay Norlan. Dalaga na po ako, tay. Kaya ko na pong protektahan ng sarili ko. Marami po kami. Saka marami din po mga bata si Mayor na kasama namin. Sa katunayan po, may matutuluyan na kami. Sa pinagawang bahay ng kapatid ng kaibigan ko. Kaya wag po kayo mag-alala. Tugon ni Cheryl. Ay anak, kahit tumanda ka, hindi pa rin kami magsasawa ng tatay mong protektahan ka. Alam mo yan, pero kung ayaw mong paawat sa gusto mo, ay sige, papayag ako sa isang kondisyon. Magdala ka ng pangontra, saka isuot mo ito. Galing pa yan sa yumao mong lola. Pantaboyan ng mga masasamang espiritu o elemento. Wika ni Nanay Kuring. Pulseras? Perlas po ba to, Nay?
Ang ganda naman po. Hayaan niyo iingatan ko. Maraming salamat po ah. Maraming salamat po, pumayag kayo. Huwag po kayo mag-alala, mag-iingat po ako. Babalik po ako ng ligtas. Kinabukasan. Maaga pa lang ay bumangon na ang ina para matulungan ang dalaga sa mga dadalhin. Lahat ng maisip na kakailanganin ng anak ay inilagay niya sa bag. Maaga din itong nagluto ng makakain ni Cheryl bago umalis. Ganito kamahal ng mga magulang ang dalaga. Mula pagkabata ay inaasikaso na ng ina. Mag-aalas 7 habang nag-aalmusal. Muling nagbilin ang ina. Napangiti naman ang dalaga habang tinataas ang kamay na may suot na pangproteksyon. Ilang sandali pa ay dumating na ang kaibigan. Sakay ng sasakyang bayan para sa mga manggagawa at volunteer. Pinunta nila ang malapit na pantalan patawid ng Isla Puting Bato. Medyo maalon, kaya tahimik lang sila sa gilid. Lalo pat malikot ang sinasakyang bangka. Hindi maiwasan ni Cheryl na manalangin, lalo pat hindi ito marunong lumangoy kung sakaling tataob ito. Halos 2 oras ang naging biyahe. Habang bumababa ay hawak pa ng dalaga ang noo dahil nakakaramdam ito ng hilo. Mabuti na lang ay may nailagay na panghaplas ang ina sa bag niya. Nako, amoy matanda ka na naman yan, Cheryl. Uminom ka na lang kaya ng gamot kaysa maghaplas ka. Pati ko nahihilo sa amoy mo eh. Ang tapang, ang dami pa naman nating kasama. Wika ni Marisa. Konti lang naman yung nilagay ko eh. Mamaya mawawala din yung amoy. Hindi ako umiinom ng kung ano-anong gamot pag nasa biyahe. Saka may allergy ako kaya inuugali ni nanay na lagyan ako ng panghaplas. Pasensya ka na. Tugo ni Cheryl. Ayos lang. Magilamos ka na lang mamaya, namumutla ka oh. Oo nga pala. Hindi ka nga pala sanay sumakay ng bangka, no? Hindi bale. Ililibot kita sa lugar para naman mabawi mo yung pakiramdam mo. Medyo hindi ko lang kabisado pero isang beses na ako nakapunta dito eh. Kasama yung mga misyonero nung nakaraang taon. Wika ni Marisa. Nakaraang taon? Kasama ka nung mga misyonaryong nawala dito? Anong nangyari? Bakit hindi mo man lang nakwento sa akin? Tanong ni Cheryl. Naku, hindi ko ba yan nakwento sa'yo? Kahit ako hindi ko alam eh. Biglaan na lang yung nangyari saka wala kaming ideya kung bakit hindi na sila nakabalik. Malapit lang naman kami sa kabahayan pero sa dami namin, hindi namin nasubaybayan na nawala eh. Dahil sa ingay nilang dalawa, hindi nila napansing pinagtitinginan na pala sila ng mga kasama. Nagkipit balikat na lamang si Marisa at Cheryl. Hindi na nagsalita hanggang sa makarating sa kampo. Habang bumababa sa kotse, nilibot ng mata ni Cheryl ang lugar. Namamangha pa ito sa paligid na napalibutan ng puno ng mahogany. Batid ng dalawa kung mananatili sila sa lugar. Mahihirapan silang gumalaw kaya nagpaalam silang lilipat ng matutuluyan sa bahay ng kapatid ni Marisa. Pumayag naman ang pinuno ng grupo nang mapagtanto na malapit lang sa kampo ang tutuluyan nila. Laking tuwa ng dalawa at nagpasalamat bago umalis. Bit-bit ang mga gamit. Tinulungan sila ng isa sa mga lokal na ang pangalan ay Cardo. Dahil hindi kabisado ang lugar, may mga residenteng voluntaryong umalalay sa kanila. Ilang sandali pa ay narating na ng dalawa ang nag-iisang tahanan, napapalibutan ng sari-saring punong kahoy. Sa ayos ng bahay, tila kulang na lang ito sa pintura at pwede nang matirahan. Hindi naman nakasarado kaya hindi na din sila nahirapan pang pasukin.
Palinga-linga si Cheryl sa pagmamasid. Meron siyang naramdaman na mabigat na presensya. Lalo pa noong madako ang pansin ng dalaga sa mga putol na punong kahoy ng mahogani. Habang hindi malis ang paningin sa mga nakailerang puno, nakaramdam siya ng kung anong init na dumadaloy mula sa pulso. Hanggang sa nandilim ang paningin niya. Mabuti na lang. Maagap naman itong nasalo ng kanilang kasama na nasa likuran at nakasunod sa kanila. Biglang nataranta ang dalawang kasama at binuhat siya papasok ng tahanan. Sa awa ng Diyos, bago pa man ito nailapag sa papag ng kawayan, bigla itong dumilat at huminga ng malalim habang hawak ang noo. "Ayos ka lang ba, iha? Ay, tinakot mo kami, nagugutom ka ba? Marisa, baka hindi pa kayo nakakapag-agahan ha? Balik muna ako ng kampo at kukunan ko kayo ng makakain. At saka mainit masyado ang biyahe natin ha? Baka hinampas yan ng hangin." Wika ni Cardo. "Ah, hindi po. Nakakain naman yan kanina bago bumiyahe. Nahilo lang talaga yan si Cheryl dahil hindi sanay. Papainumin ko sana ng gamot yan kanina kaso ayaw naman." Tugo ni Marisa. "Naku, pasensya na po kayo ha. Cardo, maraming salamat po. Ewan ko ba, bigla na lang may kung anong malakas na enerhiya ako naramdaman eh. Oo Marisa, baka sa biyahe nga lang. Ah, sige na, mag-ayos na tayo ng mga gamit para kahit sandali makapagpahinga tayo." Wika ni Cheryl. "Enerhiya? Eh bakit? Bukas ba yung ikatlong mata mo? Sasamahan ko na lang kayo dito parang masikip dun sa kampo at baka kailanganin niyo uli ng tulong ko. Mahirap na, baka mapano kayong dalawa. Babalik ako mamaya ha. Kukunin ko na lang din muna yung magamit ko." Wika ni Cardo. "Ikatlong mata? Naniniwala ka ba dun? Siguro sampas lang talaga ng hangin dahil sa doon sa bangka. Yun lang siguro yun. Ang ganda ng paligid oh. Sayang lang bakit pinuputol yung mga puno." Wika ni Cheryl. "Oh, naniniwala kami sa mga ganon. Sa katunayan, yung lolo ko manggagamot dito sa isla. Kagaya nyo, nakakapagaling din siya ng may mga karamdaman. Yun nga lang, hindi lahat. Ang iba kailangan talaga ng mga doktor. At saka may mga lugar dito na hindi ligtas. Kaya pakiusap, nandito ako para alalayan kayo." Natuwa naman ang dalawa sa sinabi ng binata. Si Cardo na din ang nag-ayos ng mga kagamitang kakailanganin lalo pa sa kusina at palikuran. Maalam pala sa pagkukumpuni ang binata. Kaya bago magdilim ay naayos niya na ang lahat. Hindi naman naging mahirap sa kanila ang tubig dahil may poso. Pinagpahinga sila ng maaga ng pinuno para kinabukasan. Maaga silang magising at makapagsimula. May isang kwarto lang ang bahay, kaya sa sala naglatag ng higaan si Cardo, habang ang dalawang dalaga ay nasa kwarto. Maganda ang panahon. Hindi naman mainit o malamig, kaya mabilis silang nakatulog. Maghahating gabi nang magising si Cheryl. Nakarinig siya ng tawanan hindi kalayuan sa bahay. Naiisip niya na baka guni-guni o meron lang dumaan sa lugar. Akmang babalik na sana siya sa pagtulog. Ngunit bigla naman itong nakarinig ng malakas na pagdagungdong. Tinignan niya ang kasama. Humihilik pa ito. Masarap ang tulog samantalang siya. Nababalisa dahil sa mga ingay na naririnig. Bumangon si Cheryl para alamin kung saan nagmumula ang mga tunog. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yun, kaya hindi ito nahirapang makita ang lugar. Gawa lang naman sa kawayan ang tahanan,
kaya tumatagos ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Sa pakikinig ng dalaga sa mga tunog, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot at biglang lumiwanag ang pulseras na suot niya. Nung una, iniisip niya na baka tinatamaan lang ito ng sinag ng buwan. May kung anong puwersa siyang naramdaman, pero hindi siya nagpatinag, bagkus pinili niyang magpakatatag. Hinawi niya ng bagya ang kawayan upang masilip ang labas, hanggang sa makita niya ang grupo ng maliliit na tao. May mahabang tenga, nakapalibot sa putol na puno at gumagawa ng kung anong ritual. Gusto niya sanang gisingin ang kasama ngunit nakita ni Cheryl na biglang huminto ang mga nilalang. Sabay-sabay na lumingon sa kanya. Nakaramdam siya ng pagbigat ng katawan at bigla na lamang nahimatay. Cheryl, ayos ka lang ba? Bakit diyan ka natutulog sa sahig? Nalaglag ka ba sa higaan? Saka bakit ganyan yung itsura mo? Saan ka ba nang galing? Cardo, tulungan mo nga kami. Hindi na nakapagsalita pa si Cardo. Kumuha si Marisa ng salamin. Tinapat sa kaibigan. Napasigaw nang makita nito ang mga bukol sa mukha. Napaiyak ng todo ang dalaga. Hindi alam kung saan niya nakuha ang mga tumutubo sa mukha. Teka, sumpa ng tamawo. Hindi na muna tayo sasama sa misyon. Marisa, maganda na kayo at iuwi ko kayong dalawa. Mahirap na. Siguradong lalalayan kapag hindi naagapan. Wika ni Cardo. Tamawo? Eh hindi naman tayo lumabas ah. Cheryl, lumabas ka ba kagabi? Wala naman tayong pinuntahan. Paano nangyari yun? Tanong ni Marisa. Huwag na kayong magsalita. Naririnig nila tayo. Sige na, dali nyo na lahat ng gamit nyo. Magpapaalam ako sa pinuno natin. Sige na, Cheryl, magsaklob ka na lang muna. Doon mo na ikwento sa lolo ko ang nangyari. Bit-bit ang mga gamit. Binagtas nila ang lugar pa uwi sa sitsyo ng binata. May mga mangilan-ngilang tahanan sa lugar. Hanggang sa madating nila ang lugar ni Cardo. Hindi naman kalakihan ang bahay na may dalawang palapag. Nagawa lang din sa kahoy at kawayan. Nasa lubong pa nila ang nanay ni Cardo na may bit-bit na mga gulay. Nagtataka ito nang makita na may dalawang babaeng kasama ang anak. Nay, si Cheryl at Marisa po. Eh galing po sila sa kabilang ibaryo, nagboluntaryo ho na magbigay ng libreng serbisyo para sa atin. Eh kailangan po nilang ng tulong eh. Gising na po ba si Lolo? Wika ni Cardo. Ay, akala ko naman magtatanan ka na. O sige, papasukin mo na sila at paglulutuan ko kayo ng agahan. Si Lolo mo baka nasa likod ng bahay nagpapakain ng mga alaga niyang tandang. Puntahan mo doon. Asikasuhin mo na yung mga bisita mo. Wika ni Nanay Olivia. Pinapasok niya muna ang dalawa. Habang si Cheryl naman ay nakaramdam muli ng paninikip ng pulseras na hawak niya. May kung anong puwersa itong inilalabas at muli na naman siyang nahimatay. Napasigaw ang kaibigan habang inaalalayan siyang bumangon. Sa ganong tagpo na abutan ni Lolo Lucio si Cheryl. Nayawa na. Cardo, tulungan mo muna yan at iayos ang pagkakahiga sa papag. Kumuha ka din ng kapirasong luya, dalian mo. Wika ni Lolo Lucio. Ano po bang nangyari sa kaibigan ko? Hindi ko po alam yung gagawin ko, natatakot po ako eh. Wika ni Marisa. Huwag kang mag-alala. Matutukoy din natin ang nangyayari sa kanya. Sa ngayon, ipanatagbo ang kalooban mo. Sa tingin ko, nasakop ang dungan ng kaibigan mo. Mahina ang spiritual na depensa. Kaya ganyan ang nangyari.
Dumating na si Cardo na may hawak na luya at basong may tubig. Inalalayan nila si Cheryl. Bigla itong umubo at nagsalita sa ibang boses. Nagtinginan ang dalawa nang marinig ang sinabi ng dalaga. Umupo ito habang hawak muli ang noo. Naganda si Lolo Lucio ng orasyong pangproteksyon sa sarili at buong tahanan. Kinuha ang basong may tubig. Dinasalan bago ibigay sa dalaga. Batid ng matanda, ang kakaibang presensya na bumabalot sa katawan ni Cheryl. Pinalabas niya si Marisa at Cardo upang hindi madamay sa kung anumang sumpa na papalabasin niya. Apo, dalhin mo muna yung kaibigan mo sa kusina. Tulungan niya muna yung nanay mo doon. Mag-uusap lang kami ng dalaga. Wika ni Lolo Lucio. Tanda, huwag mo nang tangkain pang makialam. Hindi ako manggugulo kung ibibigay mo ng tuluyan ang papaing ito. Hindi ako mananakit. Kailangan ko lang ng tirahan. Wika ni Cheryl. Nahiyawa na, matitirahan. Hoy, ikaw nila lang ka. Kung ipipilit mo yung gusto mo, papatayin kita ngayon din. Tao yan, hindi yan puno. Bibigyan kita ng pagkakataong lisanin ang katawan ng dalaga. Tumawa ng malakas ang nilalang. Akmang sasakali ng matandang nasa harapan. Nang bigla itong hinawakan ni Lolo Lucio sa noo, gamit ang kanyang luya. Ginuhitan niya sa noo at pulso ang dalaga. Itinaas ni Lolo Lucio ang depensa sa sarili habang nagbibigkas ng mga katagang pangtaboy sa elemento. Nagpupumigla si Cheryl habang may kung anong usok na lumalabas sa katawan. Idinidiin ng matanda ang mga katagang binibitawan. May berdeng likido na lumalabas sa bibig ng dalaga. Hindi man nakatali ang mga kamay ng dalaga. Ngunit pinako ng matanda ang nilalang na nasa loob ni Cheryl at pinahirapan ito ng husto. O ano? Lalabas ka ba o hindi? Alam mo bang labag sa batas niyong mga nilalang ang ginawa mo? Kaya kung ako sa'yo, lilisanin ko na ang katawan. Wika ni Lolo Lucio. Unti-unti na itong nanghina at tuluyang nawala ng malay hanggang sa bumalik na sa dati ang mukha ni Cheryl. Isang indikasyon na lumabas na ang sapi sa katawan. Napahinga ng malalim ang matanda nang masiguradong ligtas na ang dalaga. Sinuri niya ang kabuuan ni Cheryl at natuon sa suot na pulseras ng dalaga. Hindi ito pangkaraniwan. May mga katagang nakaukit na hindi makikita ng normal na tao. Tinawag niya ang kaibigan ng dalaga at sinabihang ayusin at linisin si Cheryl dahil magsasagawa sila ng ritual pang taas ng dungan sa dalaga. Hindi kinaya ng dalaga ang taglay na tangan dahil mababa ang dungan nito. Kailangang iangat ang espiritual na aspeto ng katawan upang makaya nito ang nilalabas ng suot na pulseras. Inasikaso na din ni Marisa ang kaibigan katulong si Nanay Olivia. Nang maiayos, hinayaan muna nilang matulog. Halos buong araw nagpahinga si Cheryl. Habang natutulog si Cheryl, naghanda na ang manggagamot ng lugar para sa isasagawang ritual. Gumawa siya ng pabilog na guhit habang nagbibitaw ng mga katagang hindi naiintindihan ng mga kasama. Bago pa man tuluyang bumaba ang araw, maaliwalas na ang mukha na tila walang nangyari. Humingi pa ito ng tubig dahil nakaramdam ng matinding uhaw. Kinausap siya ni Lolo Lucio sa gagawin. Kaya hindi na ito nagsalita pa. Bagkus niyakap niya ang matanda at mga kaibigan.
Alam niyang kung hindi dahil sa kanila ay tuluyan na siyang napahamak. Inalalayan siya ng matandang makaupo sa sentro ng bilog na may orasyon. Habang nag-uusan ng kung anong kataga si Lolo Lucio, naramdaman muli ng dalaga ang pamilyar na pakiramdam. Ang kilabot na nagmumula sa pulso kung saan naroon ang suot na pulseras. Napapikit siya dahil sa kung anong puwersang pumapasok sa kanya. Ramdam ni Cheryl ang pagdaloy ng kung anong enerhiya sa buong pagkatao. Saksi ang mga kaibigan kung paanong lumiwanag ang suot niyang pulseras, na tila may buhay na konektado sa dalaga. Ilang sandali lang ay binalot ng katahimikan ng lugar. Indikasyon kay Lolo Lucio na naging maayos ang ginawang ritual. Nagbigkas ito ng mga usal at inihip sa bumbuna ng dalaga. Ayon pa sa matanda, huwag niyang iwawala o tatanggalin sa katawan ang suot ng pulseras. Darating ang araw ay makakatulong ito sa gawain niya. Doon na nagpalipas ng gabi ang dalawa. Kinaumagahan, laking pasasalamat nila na naging maayos ang lahat. Hindi na nila tinapos ang misyon at nagpaalam ng umuwi ng tahanan. Natakot din si Marisa dahil saksi siya sa mga nangyari. Pumayag naman ang namumuno at pinatid sila sa bangka. Maayos ang pag-uwi. Nagtataka pa nga ang kanilang mga magulang kung bakit napaaga ang pagbalik. Hindi na lang nagkwento si Cheryl. Bagkus ay niyakap na lang ang mga magulang at nagpasalamat. Ilang araw ang lumipas mula nang nangyari. Nabalitaan nila na may iilang mga misyonaryo muli na hindi na nakabalik. Kung anumang misteryo ng pagkawala ng mga kasama, hindi na nila alam kung anong nangyari. Pinagpapasalamat na lang ng magkaibigan na nagkaroon sila ng kasamang aalalay sa kanya. Nakauwi sila. Nakaligtas sa peligro sa isla ng puting bato.